at ito na topic na po natin to. Yung nakaraan po eh wala po tayo na ibakita, no, kasi wala po tayong na hunt. Ayan, pero ngayon nakakuha po tayo nitong 2010 na Dai 3A. So yung nakaraan na video po natin eh wala po tayong nasabi sa collector's value po nito, no. Pero sa mga coin group, yan, marami po nagpo-post at nagpapakita po ng mga na-hunt po nila ng ganito, kasi po ay low mintage po to sa Numista. Anong unang frequency niya na nadaanan natin doon sa isang video na ginawa natin, 2% no, ay 0.2. Ngayon po ay nasa 0.3 na po siya. Medyo tumaas po ng 1%, pero napakababa pa rin po, no. At kung paano nga po pala masasabi na Dai 3A uli, no, ulitin po natin. Ayan po, kung mapapansin nyo po, ayan labo yung guhit sa ilalim ng bundok. Ayan, eh maluwag po yung spacing nya, no. Ayan, kung mapapansin nyo po dyan, yun yung spacing nya ay maluwag po. Yan, halos pantay po yung space nitong sa ilalim ng isang guwit, yung pangalawang guwit at yung nasa unang guwit. Yan po yung tinatawag na Dai 3A, na meron na rin po siyang collector's value ngayon, no. Sa mga nagba-vlog, eh, wala pong masyadong namimili, no. Wala pong bumibili sa mga vlogger, kasi kalimitan po ng vlogger ang hinahanap po eh mga hard to find po, no? At bibihira po sa mga semi hard to find po natin. Ayan, at ang presyo po nito eh naglalaro po sa 50. Ayan, kasi ayan, minsan eh nagagala po tayo sa mga coin group. Ayan, may mga nagbebenta po nito na ibinibenta ng 50 pesos, yung iba 100, at yung iba umabot po ng 200 ng benta, no. Kasi depende po sa kondisyon ng 10 piso na 2010 Dai 3A. Yung gantong kondisyon, yan, yung gantong kondisyon, siguro masasabi po natin na mabibenta po natin ng 50 pesos. Kahit na po na napakahirap siya hanapin, pero circulated na po talaga yung coins niya, no. Yan, pwede po siya sa... Pero kung ang condition po eh katulad po nito, ayan. Pero po itong isa ay Dai 3B, ayan po pagkaiba niya. No. Ito pong isa eh manipis po yung spacing ng guwit, at yung itong isa eh malaki. Ito po ay Dai 3B, ito po ay Dai 3A. Ito po yung mayroong collector's value po ngayon na ibinibenta po sa mga coin group, no. Ayan, ayan po yung na-hunt natin. Pero meron din po tayo isa na may maganda pong kondisyon, at ito po yun. Ayan, maganda po yung kondisyon niya na pwede natin may benta ng 100 o 150, no. At Dai 3A po siya. At itong nasa kabila ay Dai 3B. Papansin nyo na maluwag yung spacing niya kesa po dito. Labo. Ayan. Ayan, kung makikita nyo, pares po yung space niya. Kasi luwag po sila. Dito po eh, hindi. Yun po. Yun po ang pagkakaiba ng Dai 3A sa Dai 3B. So, yun po, no. At kung
Nagustuhan niyo po uli ang ating topic po ngayon at pagpapaliwanag sa mga barya po na nakuha po natin. Lalo na po dito sa 2010 na Daytribe. Eh, huwag niyo po uli kalimutan na mag-like, subscribe at pindutin po yung notification bell para updated po uli kayo sa ating mga video. At maraming salamat po at God bless po uli sa ating lahat.